Larga. Lakas, Marcelo. Minor pa nga yung ano, yung makina, minor pa. Ayan, magandang umaga po, Marcelo. Maayong buntag sa tanan, tibuok kalibutan. Kumusta ang lahat? Long time no see po, Marcelo. Welcome back po dito sa aking munting YouTube channel. So, ayan, for today's videos po, Marcelo, ay mag-i-spray ako ngayon ng pang herbicide, ang patay damo. Para i-prepare na yung ano, dahil tapos na tayo sa pag-aanin ng palay. So medyo malayo pa, ilang buwan pa bago ang tagpalay na naman or tag-ulan or yung traktor, ganyan. Mag-prepare kami ng pangtanim ng ano, taniman ng gulay. Ha bro, tara na! Kasama ko si bro Renato. Gamit ko yung sprayer na regalo ni Sir Caro from Kabady Makimoto. Oh, tara. Da. Oh. Sakat man yung motor. Oo nga. Oh, tara. Tara. Kasama ko si Bro Renato. 25 liters. Ha? Taba ito. Dede, pwede rin magkabot dito, Day? Kamuflap sila magmuna eh. Oo, oy! Ang gano'n ko yung hormagano. Yan, dito tayo sa site ng Asulo. Alin ba yung ispray natin, kaibigan? Dito? Ikaw, gumagigo! Ako, may nito, ano na? Hindi rin, babaw. Diba? Ikaw, gumagigo ko. Ilipat ka naman. Tapos si Bro Renato din ang mag-araro dito kapag na nalanta ito lahat. Ito yung aming bagong pagtamnan, mga Asulo. Yan o. Ito. Diyan ba bro? Nari. Ito. Oh, pag tuba. Kayo mo man tuwad. May ano dyan, saging. Pag ano dyan. Ito yung aming babanatan, mga Asulo. Pagtamnan namin ng gulay. Soon, patayin muna namin yung damo. Hindi nakaubos yung aking kalabaw, mga Asulo, tsaka baka. Oh, hindi mo lang natiyag. So, espera natin para mapabilis. So, wala na rin tayong trabaho sa palayan. So, ito naman ang ating pagkaabalahan. Bagong pagkaabalahan. Yan. Medyo malapalabad din to yung ating pagtamnan ng gulay, mga Asulo. Ayos. Itong lupa nito ay binibinta. So habang hindi pa nabinta, nabili, eh pakinabangan muna namin yung ano, sabi ni Bro Renato. Siya yung ano dito eh, caretaker. Siya yung tagabantay. So habang hindi pa nabili, tamnan muna namin. So mas maganda. Magandang ano ito, opportunity. Merong inalok na pagtamnan na lupa. So, yun na. Shoutout ka po pala kay Sir Caro. Ayan. Magagamit na yung ano. Subukan ko na ito. Sinimbol ko na ito sa bahay. Sa bahay ko na sinimbol. Tapos, ayun. Pero hindi ko pala subukan. Hindi pa napaandar. So, yun ang aming gagawin ngayon, bro. Ayan, oh, emerald. 25 liters. Tapos nilagyan ko na rin yan ng gasolina. So, subukan natin kung alam ba natin itong kalukutin. So, ito yung ating ano, pamatay. Round up. Ayan, round up. So, mas maganda dito mga Asulo. Dahil yan lang yung taniman namin. Kung sakali, malinis yan. Tapos, kukuha kami ng tubig. Ito, bukal na yan o. Mas malalim to kaysa dun sa kilay Roger. Aman. Tap, asa mang ultang gini? Ha? Saan utlanan? Audi ni apil ni? Aigo ni.
Sige. Lagyan ko muna tubig, tapos doon ko na lagyan ng medisina para hindi malagay yung medisina dito sa bukal. Ha? Oh. Dad ano kaldero? Ako na hiluan ang badag da. Dito sa inyo dad. Lalim din to. Ha? Asan tog bang anak? Luwi? Yun. 20 liters lang muna yung ating isalang baka hindi maubos. Medyo mabigat din po pala mga sulo. Lalo pa siguro kung pinuno itong 25 liters. 20 lang yung aking din kinarga. So masusubukan ko na po ito. Yan, maraming salamat po ulit kang Sir Caro at kang ano kang Ma'am Liza, sila nagpadala dito sa atin kung magagamit na natin. Ayan na mga swelo. Ha? Ah, oo. Chalig doon ito ni. Mas na tayo. Larga. Par.
swelo, wala. Lakas, mga swelo. Minor pa nga yung, ano, yung makina, minor pa. Mabilis. Kaya maraming salamat po dito, Sir Caro at kang Kabady Makimoto. Ito lang. Asampulan ko na ito. Pumasok lang, natapos ko na yung 20 liters at napakabilis po mga swelo, hindi tulad dun sa bomba talaga. Ano, so hugasan ko na ito mga swelo, hindi mo nakatinag sa kinarga kong gasolina na eh? Bago natin iligpit, hugasan ko muna, i-drain ko muna oh, para hindi mag-stack yung ano, medisina dyan. So yan, shout out kang Sir Berhilio Bisinga po. Yan sir, mauna yung yuta na akong girito sa Emuha. Yan, ito po yung lupang nirito ko ni Sir Berhilio na binibenta sa may-ari. Yan o. Pila ka square meter bro? 9,700 plus no? 9,755 or 65. Yan natin. At 9,756 square meter itong lupa na ito na binibenta sa may-ari. Meron siyang ano, pwedeng gawing palayan ito. Palayan ito dati. Yan, kami nag-ani din dito dati. Noon pa, matagal na. Ngayon, matagal na katingga nga ito. So, nag-ano si Bro Renato, yung caretaker dito na tamnan namin. Nagpasya siya na isprehan natin at para mapakinabangan habang hindi pa nabili. O po pwede naman daw dito magtanim ng gulay lang. Hindi lang ano, niyog or puno, kung ano mang puno or saging. So gulay lang po pwede. So mapakinabangan namin ito. Nabulunan na ito. Pagtulungan namin ito. Sa ngayon, applyan muna namin ng herbicide para mapatay yung damo na. Tapos pag napatay, saka na namin araruhin ng kalabaw. Patulungan namin na bro. So ito po Sir Berhilio, may kubo na nga doon no? So, mayroon tayong pahingahan kung sakaling makapag-umpisa na tayo dito magtanim-tanim. Malawak-lawak ito. Kaso hanggang dito lang ako sa kalati. So malaki-laki na rin ito kaysa doon sa ating pinagtamnan dati sa baba nila yung order. Ayan, wala pa dito. So, maghuwat lang ko sir sa inyong update, Sir Berhilio. Diyan sa lupa, taka yung may-ari dito, yung tag-iya dire, naghuwat po sa update po sa ako ah. Pupwede naman to anuhin, pasyalan dito at makita sa personal na ano ah. Sige. So, at least, na-spray na namin itong pang herbicide. So, prepare na. Makapagtanim-tanim tayo. Tingnan natin kung ano bang maganda itanim dyan. Okay, ihugasin ko muna itong aking tangke. Okay, labas na, labas na. Labas na. Ituro kasi, ulit. Naharangan mo. Maiwan ka. Magbantay ka dyan. Palabasin muna natin ito yung ating mga alagang kambing mga swelo. Dalhin natin ito sa safety na lugar, yung walang kalaban. Doon! Tapos sinilong ko na rin yung mga baka. Yes. Yan po mga swelo, dala na natin yung mga kambing natin sa pastulan. Balikan ko na lang ito mamayang hapon dahil meron akong gagawin doon. Yung kadugtong ng ating pag-spray kanina ay magpipintura tayo sa chapel sa isityo namin. Pagtulungan naming tatlo ni Bernie at saka yung isa pang kagawad na kapitbahay ko rin.
Yun ang ating pagkaabalahan ngayong araw. Nakapag ano na rin ako, pumunta rin ako dun sa taniman sa likod ng school namin, sa eskulahan, dahil merong kaunting tanim-tanim dun. Yung maintenance dun, binigyan ko rin ng abono para may maabono sa dun sa maintenance sa mga gulay namin dun sa ano, sa school ba. Pinainom ko na rin yung mga baka, mga suelo. Just in case, baka matagalan tayo dun sa chapel. Tuloy, ano lang yun. First coating lang yata ang gagawin dun. Para lang pumuti. Kasi may magpinting bukas dun sa chapel. Yun ang ating pagkaabalahan ngayong araw. Yung inispirahan natin kanina, offer lang yun eh. Bro Renato, na tamlan yung lupa na bakante doon. Well, sayang. Pwede naman daw tamlan. O, tamlan natin. O, nagustuhan ko rin doon banda kasi may bukal mismo sa malapit. Meron tayong magamit sa pagdilig. Ayun na, nasubukan ko nga yung power spray na binigay ni regalo sa atin ni Sir Caro. At na mabilis nga gamitin, napaganda. So ang kadugtong ng video natin kanina ay doon sa pagpintura namin sa chapel. Hingan tayo. Punta tayo sa chapel. Diretso tana kineng chapel. Aman? Ha? Aman ha? Boss? Yun no? Aw! Skin ko ta doon eh! Do? Alam lang? Alam aman deh. Okay na? Ato lang pintalan ron. Pintingan na yung malaki. Banatan muna natin ang skim coat. Ano? Para hindi gastarol sa pintura. Kung meron tayong skim coat doon. Takwata. Ano ang aming banatan? Pati yun. Ganda oh. Skim coat.
Yun. Na first coating na namin mga solo. Oo. Nagamit yung ating tirang skim coat. Hindi, hindi nag-ano gastarol kapag ginamit ng latex. Tapos bukas pipintingan, bukas daw ito. Yung anghel. Ako pala ka tawag na. Tama ko po. Ay. Yun oh, lumiwanag ng aming chapel bigla mga kasulo. Ayan. So, bukas daw ang finishing yan. Merong magpipinting dito para mabuhay ang ano, kulay ba? Pati yung angel, ipinting yan, bubuhayin. Dahil luma na ng pintura. Yan ang bagong gawa. Nung nagbayanihan kami rin eh. Tulong-tulong. Ayan o. Oh. Ayos. Nabatakan na rin natin ang skim coat. Buti na lang. Mayroon tayong sobra. Ang nagamit dito. Ayos. Dito sa pinto. Oo. Oh. So yung mag-painting na lang ang mag-pipinis bukas. Number one. Bernie. Okay, kayo. Nandito pala yung ano namin ah. Si Mama Mary. Naka malulupa ito, Ben. Oo, sa kalulupa ito. Kaya na tapos na yung ating pag-volunteer doon sa chapel ng aming sityo. At nakakapagpintura na kami roon. Bahala na yung mag-finish doon bukas. At least na first coating na namin ng skim coat at saka pinahiram pa namin ng gloss latex para mag ano na lang siya, mag retouch na lang siya bukas or mag ano, maglagay ng design. Kapag volunteer tayo sa kahit pa paano, kahit busy tayo, ano pa, nakapag volunteer tayo sa ating sityo sa chapel. Malapit na po ang ano doon, kapistahan ng ano, senior sa Labrador sa chapel namin, sa sitio Tawi-Tawi. Ngayon sinaka ko na yung aking mga kalabaw, si Victoria nandun, so press ko na si Jason. Yan si Jason, malapit na mga usulo na isabak ko to sa pambukid na trabaho.
pati yung isang kalabaw natin na inalagaan ni Bernie nung kasama natin sa pagpintura kanina, papraktisin ko na rin yun dito. Dalhin ko rin dito. Magsama-sama sila tatlo. Kasi kapag naagnas na yung nisplan namin ni Renato kanina, araruhin niya. So ito ang magpapinising si Jason, ayan o. Magkalaykay. So itong lupa na ito, habang hindi pa nabili, so si Renato ang katiwala. Tapos ako naman pinasa sa akin, in-open niya sa akin na ramnan ko nang sa ganun ay merong pakinabang yung lupa na habang hindi nabili yung awang doon, yung bakante. So tamnan natin, di ba? So nagustuhan ko rin kasi may bukal doon sa dulo or sa malapit. Yung bukal doon ay kasama pa rin dito sa ano, sa lupa na ito. Nakasakop pa rin. So hanggang hindi pa nabili, so kami muna ang magtanim-tanim ni Renato. Panibagong project namin ito ni Bro Renato. Ayan, iwanan ko muna yung mga baka. Baka, kalabaw pala. Doon tayo sa baka. Sa mga susunod na araw, meron na tayong pagtamnan ng mga gulay-gulay. Manoy ko lang, pauwiin ko lang itong mga kambing natin, mga aswelo. O dalhin natin doon sa malapit. Oh, tara, tara, uli na, uli na. Uli na, uli na. Uli na, uli na. Uli na, uli na. Uli na. Uli na, uli na. Sige na, sige na, sige na. Uli na. 1, 2, 3. Pag-uwi nila mga silo, meron na sila nakantabay na tubig. Nilagyan ko na sila ng tubig. At saka vitamins. Yan. Yan. One, two, three. Four. Apat pa mga swelo. Apat yung aking pambenta. Ang bawi gasto ba? Apat ko lalaki dyan. Pero meron nagano sa akin. Pero dalawa yung gusto nila. Kaso isa lang ang aking maibigay. Dahil dumididi pa yung iba, yung dalawa. Maloko. Eh, may mga anak. Dede. Malaki na yung anak ni Netibo. Oh. Loko. Ayos. Oh. Dahon ng akasya, oh. Ay, sabi ng akasya. Ay, dahon, bunga. Yun. Malaking ano din to. Legume din daw ito ang bunga ng akasya mga swelo. Malaking bagay din pala ito sa kambing. Kaya namulot ako.
Yan. Yan ang ginakain nila, oh. Hello! Laki ng tiyan niya, oh. Uy! Gumagalaw na yung baby. Nung unang panganak nito, isa lang. Tapos pangalawa, dalawa. Hindi ko lang alam sa pangatlo niya. Pangatlong anak na niya to. Pero lion, obo, triplets pa rin ito. Ang kambing natin. Mga buntis na ito. Yung mga may anak na ako sila, mga buntis na rin ito. Nasampahan na rin ito ulit ni Turo. Yan yung may mga anak. Yan. Sampahan na yan. Ito. Ito. At yung nanay ni Daniel. Si Daniel hindi ko napansin. Hindi ko nakita na nasampahan. So yan, dito po nagtatapos yung aking simpleng vlog. Pasisya na nga po pala at napadalang yung ating upload. Gawa lang nung mga nagdaang araw ay meron lang tayong importanteng nasikaso. Duty rin tayo sa barangay. At saka yung mga nakarang araw ay abala kami dun sa pag-symbol sa or sa paggawa ng kubo ni Tito Doro. At nagtulong-tulungan namin aming mga tiyahin, mga pinsan. So yun, nakalipat na si Doro sa kubo. So yun, hanggang dito na lang po. Muli mga kasuelo, magandang hapon po sa inyo lahat mga kasuelo. At God bless sa atin lahat. So yun, kita-kita po tayo sa aking next upload. Siguro sa mga susunod na mga araw, makapag-garden-garden na tayo. Ay, hindi na tayo masyado gahol ba? Kasi nung una, nagpapalay tayo, doon tayo na sa oras. Tapos sa tracer pa. So, siguro ngayon, makapagtanim-tanim na tayo ulit ng mga gulay. Ayan. So, ayun lamang po. Paalam po muna, mga silo. Peace!